Katatapos lang ng event sa school. Pagkalabas ni Jeremy sa gate, bumungad sa kanya ang mga kaklasing nakapalibot sa isang matandang lalaking nagkikwento ng kung ano-ano. Kilala na nila ang matandang ito. Yun si Mang Pidring, isang tricycle driver. 64 years old, pero malakas pa rin at walang tigil sa pagkayod. Marami ring alam sa kababalaghan at usaping paranormal ang matanda. Tulad ngayon, nagkikwento na naman ito ng kababalaghan sa mga estudyanteng nakapalibot dito. Dahil wala naman na siyang gagawin, naisipan niyang sumingit na rin doon para makinig. Isang estudyante ang nagtanong kung isa raw ba itong paranormal expert. Ayon naman sa matanda, isa raw itong mangguguna. Yun ang tawag sa mga katulad nitong may kakayahang gumawa ng gamot, anting-anting at gayuma sa pamamagitan ng mga halaman. Sa probinsya raw nito sa Pampanga, maraming mangguguna at kabilang na ito doon. May ipinakita pa itong maliit na bote sa kanila. Naglalaman yon ng dinurog na halaman na hinaluan ng langis at dugo ng hayop. Ito ang gayumang ginawa ko noong nakaraang araw. Alam nyo ba kung ano ang nagagawa nito? Umiling ang mga estudyante. Si Jeremy naman ay seryoso pa ring nakikinig. Pinatanggal nito ang alaala ng isang tao. At sa paraang yon, pwede mo siyang pasunurin sa lahat ng gusto mo. Parang nainganyo si Jeremy sa pinakita ng matanda. Pati siya ay nagtanong na rin kung ano-anong tungkol dito, pati sa makulay na mundo ng mga mangguguna na gaya nito. Ayon pa sa matanda, may dalawang klase raw ng mangguguna. Yung isa ay yung tumutulong sa kapwa sa pamamagitan ng paggawa ng lunas at anting-anting. At yung isa naman ay nananamantala ng kapwa sa pamamagitan ng paggawa ng mga gayuma. Ngunit siya, nasa neutral side daw siya. Ang kanyang kakayahan bilang mangguguna ay ginagamit niya sa depende sa taong panggagamitan niya nito. Kung ito ba ay naging mabuti o masama sa kanya. Hindi madali ang maging isang mangguguna. Hindi ito basta-basta natututunan lang na pwedeng pag-aralan ng kahit na sino. Dapat sa angkan nyo mismo ay magkaroon ng kahit isang tao na may kaalaman nito upang maaari mo itong mamanas sa kanya. Kaya nga napakabihira na lang sa probinsya namin ang mga katulad ko. Paubos na ang aming lahi. Paano nyo po maipapasa sa bagong henerasyon ng kaalaman ninyo? Tanong muli ni Jeremy. Interesado talaga siya sa matandang ito. Kung ako ang tatanungin, sa lagay kong ito, wala na akong mapagpapasaan pa. Bukod sa wala na akong pamilya, hindi rin ako nagkaroon ng asawa't anak. Siguro yung ibang matatanda sa amin may mga apo sila na pwedeng pagpasahan nito. Pero ako, kasama ng maaagnas sa huling hantungan ng aking kapangyarihan. Sabi pa ng matanda, hindi raw ito basta-basta na ipapasa kung kani-kanino lang. Dapat ay may kadugo ka mismo na may ganitong kakayahan upang maipasa niya ito sa'yo. Ilang oras ding nakikinig si Jeremy sa mga kwento ng matanda. Nahinto lang siya nang maramdaman na ang paggalam ng tiyan. Tanghalian na pala. Kailangan na niyang umuwi. Saglit siyang nagpaalam sa matanda. Pagkatapos ay umalis na sa kumpulan ng mga estudyante. Pagka-uwi sa bahay, naabutan niyang nagluluto pa lang ng tanghalian ang Kuya Lucas niya. Naka-boxer shorts naman ito at walang damit sa pang-ibabaw.
kaya nalibugan siyang muli ng masilayan ng matipuno nitong katawan. Sa kwarto na siya dumiretso at nagmadaling nagbihis. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina at nag-alok ng tulong sa kapatid. Kuya, tulungan na kita dyan. Aniya, at pasimpleng umakbay sa balikat ng kuya para makachancing. Sige, ikaw na maghiwa nito. Ibinigay naman sa kanya ng lalaki ang mga gulay na hindi pa nito natatapos hiwain. Sa lamesa siya dumiretso at inilapag doon ang mga gulay. Pagkatapos ay lumapit muli siya sa kuya at bahagyang pinisil ang braso nito. Kuya, baka naman may 100 ka dyan. May bibilhin lang kasi ako mamaya. Pasimpleng hirit niya para makachancing muli. Mamaya na lang pagkatapos natin kumain. Sagot ng kuya niya. Naghugas lang siya ng kamay at pagkatapos ay sinimulan ng hiwain ang mga gulay. Habang naghihiwa nga sa lamesa, panay ang sulyap niya sa kapatid na nag-uumapaw sa laki ang katawan. Litaw na litaw ang mga muscles at abs nito. Pati ang legs nito ay may muscles din at perpekto ang pagkakahubog. Halatang batak na batak ito sa gym. Minsan nga, napapaisip si Jeremy kung bakit siya nakakaramdam ng ganito sa sariling kapatid. Hindi dapat siya nai-inlove sa isang taong kadugo niya. Pero tila hindi pa rin niya maturuan ang puso. Kahit kaninong lalaki siya tumingin, sa Kuya Lucas pa rin bumabagsak ang pagtingin niya. Wala rin itong kaalam-alam sa tunay niyang kasarian. Wala pang nakakaalam na isa siyang discreet gay o yung uri ng bakla na hindi pa naglaladlad. Lalaki pa rin ang kanyang kilos at pananalita pero lalaki lang din ang tinitibok ng puso niya. Dahil doon, walang nakakahalata na tagilid ang kasarian niya. At yun ang ginagamit niyang pagkakataon para makahawak at makachancing sa sariling kapatid. Tumatayo pati sarili niyang alaga tuwing mahahawakan ng maskulado at matigas nitong katawan. Ganoon kalakas ang tama niya sa sariling kuya. Kung pwede lang sanang juwain ang sariling kapatid, matagal na niyang ginawa. Pero alam niyang hindi pwede at never mangyayari. Dahil bukod sa magkapatid sila, pareho pa silang lalaki. Bawal na nga sa mata ng batas, bawal pa sa mata ng Diyos. Kahit sa ang anggulo tignan, bawal na bawal talaga. Kaya naman hanggang pantasya na lang siya. Pagsapit naman ng gabi, libog na libog muli siya dahil magkatabi sila uli ng Kuya Lucas niya sa kama. Himbing na ang tulog nito habang siya naman ay naglalaway pa rin dito. Pasimple siyang yumakap dito para lang mahawakan ng 8 packs na abs nito. Doon na biglang naalala ang kwento kanina ni Mang Pedring tungkol sa pagiging manggugunan nito. Natigilan siya sa ginagawa at napaisip. May namuong balak sa utak niya at alaalang sa pagnanasang nararamdaman, gagawin niya ang lahat para makuha ang buong kalooban at pagkatao ng sariling kapatid. Kinabukasan, hinanap agad niya si Mang Pedring sa harap ng iskul nila. Makipagkwentuhan muna siya rito para kuhanin ang loob ng matanda. Kumusta po ang pasada niyo? Okay naman, iho. Ikaw ba? Kamusta ang pag-aaral? Anong year mo na pala? 4th year na po ako. Ah, edi graduating ka na yan. Opo. Nax, pagdating mo niyan sa kolehiyo, saan mo balak pumasok? At anong course ang gusto mo? Pinag-iisipan ko pa rin po hanggang ngayon.
nang mahawak na niya ang buong atensyon ng matanda. Doon na niya sinabi ang tunay niyang pakay. Mang Pidring, naaalala niyo pa ba yung gayuma na ginawa niyo? Yung nakakapagpatanggal ng alaala? Nag-iba ang timpla ng mukha nito sa sinabi niya. Oh, bakit mo pala nabanggit yan? Kasi ano po eh, gusto ko lang magtanong kung may istak pa ba kayo nun. I mean, pwede po bang manghingi kahit isa lang? Isang makahulugang ngiti ang tinugon ng matanda sa kanya. Aba, aba, aba. Mukhang may gagayumahin kang babae ah. Binasted ka ba? Biro pa nito. Puro oo na lang ang sinagot niya. Basta mapapayag lang niya ang matanda. Sa huli, napaniwala rin niya ito sa mga dahilan niya. Nasa isang nililigawang babae nga niya gagamitin yon. Nang hapong ding yon, nagkita silang muli sa harap ng school. At doon nito ibinigay ang maliit na bote na naglalaman ng ginawa nitong gayuma. Ibuhos mo lang ito sa pagkain at inumin ng taong gagayumahin mo. Oras na makain niya ito, isang oras lang makikita mo ang resulta. Napangiti si Jeremy. Salamat po, Mang Pidring. Maraming salamat po. Kabado siyang umuwi sa bahay. Naabutan pa niya si Lucas na nagbibihis sa kwarto. Kaya muli niyang nasilayan ang katawan nito. Tahimik lang siyang nagmamasid dito habang nilalaro sa utak ang binabalak. Nagtanong pa ito sa kanya kung ano raw ang gusto niyang ulam. Kahit ano na lang kuya. Sagot niya rito. Pati ang pagtawag niya ng kuya rito ay kinikilig pa siya. Magprito na lang kaya ako ng itlog. Tinitipid ko kasi yung budget natin. Bukas na lang ako magluluto ng masarap na ulam. Anito sa kanya. Sige lang kuya. Go lang po. Hinintay niyang matapos magluto ang kapatid. Pagkatapos ay siya na ang nagboluntaryo na maglatag ng mga pinggan at baso nila. Nang saglit itong magtungo sa banyo, doon niya inilabas sa bulsa ang gayumang hiningi kay Mang Pidring. Hiniwalay na niya ang itlog ng kanyang kuya. Sa kanya yun pinatakan ng langis na nagmumula sa maliit na bote. Pati ang baso nito ay pinatakan din niya ng gayuma. Kitang-kita pa niya kung paano nalusaw ang langis hanggang sa maging kapareho na ng kulay nito ang pagkain at inumin na pinatakan. Wala nang makakahalata na may hinalo siyang kung anong kimikal doon. Habang kumakain nga sila, mahigpit niyang binantaya ng kilos ng kuya. Wala siyang napansing kakaiba rito, lalo na nang matikman nito ang pagkain. Mukhang epektibo nga ang gayuma. Ayon kasi kay Mang Pidring, kapag daw walang nalasahang kakaiba sa pagkain ng isang tao, nangangahulugan yun na mas magiging epektibo rito ang gayuma. Pagkatapos nilang kumain, siya na rin ang nagboluntaryo na maghugas ng pinagkainan. Ang kuya naman niya ay pumasok sa kwarto para magpahinga at maglaro ng mobile games. Hinayaan na lang niya ito. Nagpalipas din siya ng ilang oras hanggang sa abutin siya ng alas 9 ng gabi. Doon na niya pinasok ang kwarto. Nakita niyang tulog na ang lalaki at naiwan pa nitong nakapatong ang cellphone sa dibdib. Hindi niya alam kung yun na ba ang epekto ng gayuma. Pero dahil sa nakatapless na naman ito at nakasuot ng boxer shorts, ay nalibugan na naman siya. Itinabi na niya sa una ng cellphone nito sa katumabi sa lalaki. Pasimple siyang yumakap sa bandang abs nito at ipinatong sa mga hita nito ang kabilang hita niya. Hindi niya napigilan ng pagtigas ng pagkalalaki. Sinadya niya yung dinikit sa kutsun ng kama
kaya lalo yung tumigas at nagwala. Kinabukasan, gulat na gulat si Jeremy nang magising ang kanyang kuya. Hindi na siya nito kilala at hindi na rin nito kilala ang sarili. Nagtataka pa ito kung ano ang ginagawa roon at kung saan daw ito nagmula. Laking tuwa niya. Ganoon na lang katindi ang pagkakangiti niya. Kung ano-anong kasinungalingan ang sinabi niya rito para paniwalain ang lalaki sa kabaligtaran ng realidad. Lucas ang pangalan mo. Ako nga pala ang boyfriend mo. Kung hindi mo ko natatandaan, matagal na tayong nagsasama sa bahay na to. Naaksidente ka lang noong nakaraang araw, kaya nawala ang alaala mo. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ako at tutulungan kita, mahal. Naniwala rin naman ang lalaki sa sinabi niyang yon. Parang wala na nga itong sariling utak. Ano man ang sabihin niya ay sinusunod at pinaniniwalaan nito. Minsan nga, inutusan pa niya itong maghubad. Doon niya nasilayan ang katawan nito na walang saplot. Hindi na rin ito na ilang na makipagtalik sa kanya. Dahil nga sa pag-aakala nitong may boyfriend talaga siya. Walang kaalam-alam ang lalaki sa ginagawa nito. Siya naman ay tuwang-tuwa at halos sumabog sa labis na init na nararamdaman habang nakapatong sila sa kama ng sarili niyang kuya. Ipinasok nito ang sandata sa kanyang kuweba sa likuran. Pagkatapos ay hinayaan niya itong magpasabog ng puting likido doon. Lahat na yata ng malalaswang bagay ay ginawa na nilang dalawa sa kamang yon. Magkasama nilang pinagsaluhan ang nagliliyab na gabing yon. Habang tumatagal, mas tumitindi pa ang pagnanasa ni Jeremy sa kapatid. Araw-araw silang nagtatalik at naghahalikan. Halos magpalitan na nga sila ng laway at puting likido. Dinala niya pa ito sa malayong lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Pagkatapos ay inutusan niya itong yakapin o di kaya'y akbayan siya habang naglalakad sila. Sobrang swerte niya. Halos mamatay-matay naman sa inggit ang ibang taong napapatingin sa kanila. Hanggang isang gabi, may nagbago na rin sa kilos ni Jeremy. Sa sobrang init na naramdaman, hindi na kinaya ng kanyang katawan ng labis na init. Sumabog siya na parang bulkang mayon at hindi napigilan ang sariling gawin ng isang karumal-dumal na bagay. Natagpuan na lang niya ang sarili na tinataddad ng saksak ang kapatid habang ito'y natutulog. Malabo pa itong magising dahil marami ng dugo ang nawala sa katawan nito. Sa madaling salita, patay na ito. Hindi niya tinigilan ang pagsaksak sa kapatid hanggang sa bumulwak ang mga laman nito at magkaroon ng malaking hati sa tiyan. Doon niya dinukot ang mga bituka nito, kasama na ang puso, atay at iba pang lamang loob na makita sa katawan nito. Para siyang hayop na masiba kung kainin yun. Pati panlasa niya ay nagbago na rin. Para sa kanya, bawat dugo at lamang loob nito ay kasing sarap ng manok at kasing tamis ng tsokolate. Akala ni Jeremy, si Lucas lang ang nalason sa gayuma. Hindi niya alam, pati siya ay nahawa din. Paano ba naman kasi? Dahil sa ginagawa nilang halikan at pagtatalik, ay nasagap na rin ng katawan niya ang katas ng gayumang pumaloob sa katawan nito. Pati siya ngayon ay tinablan na rin ng mapang-abusong gayuma. Hindi na niya alam ang ginagawa. Ang nasa isip lang niya ay ang labis na pagnanasa sa kapatid. Sa sobrang pagnanasa, nais na niya itong isaksak pati sa baga niya. Nang maubos niya ang katawan ng kapatid,
Doon pa lang biglang nagbalik sa dati ang alaala niya. Doon lang niya napagtanto lahat ng mga ginawa. Kung kailan huli na ang lahat, saka pa niya pinagsisihan ang mga ginawang aksyon. Kung alam lang niyang aabot sa ganito, hindi na sana niya ginayuma ang kapatid. Pati siya ngayon ay nadamay pa. Bigla siyang napahagulgol. Sobra-sobrang pagtangis. Halos bumulabog sa buong kabahayan. Dahil dito, napilitan ng mga kapitbahay na pasukin ang kanilang tahanan. Gulat na gulat ang mga ito nang masilayan si Jeremy. May hiwa ang pulso at leeg habang nakabulagda sa tabi ng kama. Tila ganoon na lang katindi ang problema nito at nagawang magpakamatay sa ganoong paraan.